Balibalita ngayon sa NBA world na nag-uusap ang Cleveland Cavaliers at ang Houston Rockets ng trade na involved sina Cavs forward Kevin Love at Rockets center Clint Capela. Sa video na ito, mga idol, pag-uusapan natin ang mga posibleng mangyari sa bawat team kapag naging totoo ang trade na ito. What's up mga idol, bolero, basketbolista at fan ng NBA? Si Jonas pa rin to, JPB, Jonas Pebenito, back again with another video at titignan natin ngayon ang trade rumor ng Rockets at ng Cavaliers. Hindi basta-basta matutuloy ang trade na ito ng straight up one-on-one trade lang. Kumbaga, literal na magpapalit lang ng team si Love at Capela. Ang sweldo ni Kevin Love para sa 2019 to 2020 NBA season ay nasa $28 million. Samantalang itong si Capela naman ay nasa $15 million lamang. Kung magpapatuloy ang pag-uusap nila na to, siguro kailangan i-add ng Houston Rockets si Eric Gordon or si PJ Tucker and isang pick para magtugma ang kontrata ng magkabilang panig. Sa ganun pa lamang ay saka tayo usad kung ano mangyayari kung mag-trade nga itong dalawang koponan na ito. Ipagpalagay na lang natin na ang official trade ay si Kevin Love, kapalit si Clint Capela, PJ Tucker, at isang late first round pick. Sa parte ng Rockets, it makes sense na pumayag sa trade na ito. Contending team ang Houston Rockets at dahil sa sobrang loaded na ng Western Conference, kailangan meron din silang pantapat sa mga team na malalakas tulad ng Clippers, Lakers, Nuggets, at syempre, ang Warriors. Magiging mabisa rin si Kevin Love sa sistema ng kanilang head coach na si Mike D'Antoni dahil sa kanyang 7 seconds or less offense. Nangangailangan ng stretch big man na umaabang sa 3 tulad ng pag-aabang niya ng mga pasa galing kay LeBron noong magkakampi pa sila sa Cleveland dati. Hindi rin mawawala ang rebounding ng Rockets dahil si Love ay isa sa mga kilalang halimaw sa rebounds sa NBA. In fact, naging rebounds leader siya ng buong NBA noong 2010 to 2011 season. Ang pagdagdag kay Kevin Love sa team ng Houston Rockets ay makakatulong sa pagpapagaan ng pressure kina Russell Westbrook at James Harden na isa na ring potent na tandem sa NBA. Makakakuha rin si Love ng open looks from 3 dahil sa penetration na gagawin nila Westbrook at Harden. Ang magiging role ni Love sa Rockets ay parang role dati ni Ryan Anderson pero pinaganda. Spot up shooter na kayang mag-aid sa rebounding at minsan mag-post up. Sa kabilang banda naman, magiging maayos din ang trade na ito para sa Cleveland Cavaliers dahil sila ay isang rebuilding team at practically ititrade rin naman nila si Kevin Love kesa masayang pa ang karir niya sa Cavs para na rin makakuha sila ng something in return. Out of timeline na rin itong si Love dahil siya ay 30 years old na at nagpapabata ang Cleveland Cavaliers ngayon para maging competitive sila sa future. Si Capela naman ay 25 years old pa lang at papasok pa lang sa kanyang prime. Maaaring gawing parte ng young core ng Cavs itong si Capela na makakasama nila Colin Sexton, Darius Garland, Kevin Porter, at Jeddy Osman. Pwede rin nating isali ang ating Filipino pride na si Jordan Clarkson, kaya nga lang 27 years old na siya. Anyway, makakatulong itong si Capela sa Cleveland Cavaliers dahil magiging complementary piece siya at possible na pick and roll partner nila Sexton or ni Garland. Nasabi rin natin kanina na makukuha rin nila si Tucker at isang pick. Makakatulong itong pick na ito para madagdagan pa ang mga young pieces ng Cavs at si Tucker naman, pwede lang i-buy out ang kontrata para makapag-sign siya sa ibang team. Matanda na rin kasi si Tucker na 34 years old na at tulad ni Love, hindi rin siya gaanong kakailanganin ng Cavs. Magkakaroon din ng front court logjam dahil kina Capela, Tristan Thompson, Marcus Chris, John Henson, Larry Nance at Ante Zizic kung isasama mo pa si Tucker. It makes sense sa Cavs na gawin ang trade na ito para na rin magpabata at hindi na rin maging obligado sa kontrata ni Kevin Love na hanggang 2023 pa.
Bali yan lang ang video natin ngayon mga idol, sariling mong kahiko lamang ito at hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari. Kayo ba? Agree ba kayo sa trade na ito? Just comment down below kung ano ang saloobin nyo. Kung gusto nyo pa ng more NBA content, make sure to subscribe sa channel ko at hanggang sa muli, salamat sa panonood nyo guys. God bless.